Good morning mga amigo, mga amiga. Ito na naman po ang inyong ka-vloggers. Hi Kanain Vlog. Ngayon po, nag-vegetable haul na naman ang asawa ko. Kaya sa mga naka-schedule kong puntahan na live streaming, sorry muna ha. Kasi ayan po, kita nyo yan, babalatan ko po yan isa-isa. Dami, di ba? Yun po nga lang nabalatan ko, nabubusit na ako. Ito pa lang yung matanggal ko. Tapos, yan. Yung kanyang veggie haul. Ang tawag yan, lentils. Tatlong kulay po yan eh. Ang tawag po nila dito yan ay green chane. Sabad chane. Tapos yung isa black chane. Tapos yung isa yellow chane. Diba? Tatlong kulay yan. Actually, katatapos lang namin kainin. Kaninang maga lang naubos eh, yung black chane. Tapos ayan, kumuha na naman siya ng kulay green naman. Pinahihirapan talaga ako, di ba? Tapos yan, bumili siya ng 5 kilong patatas, andun yung 5 kilong sibuyas. Tapos sabi ko, bilhan niya ako ng 1 kilong bilog na upo. Yan, namimiss ko kasi kumain ng upo eh. Yan ang menu ko mamaya. Oo nga pala, ito nga palang green chan eh. Pwede itong lutuin kasama ang patatas. Gigisahin mo siya kasama ang patatas. Hot and spicy siya. Masarap. Tapos, itong bedsheet na tinupi ko, dyan po ako umuupo. Kasi malamig ang tiles. Dyan ako nakaupo habang hinahol ko ng husto yan. Kainis, kabab trip, di ba? Paano na yung mga namimiss kong LS? Wala na naman akong mahuhuli nito ngayon dahil dito. Kailan kaya ako makakatapos? Tapos, sabi ko sa kanya, huwag na siyang mag... Nung isang araw, pumunta ako sa bahay ng biyanan ko, nagbalat lang nito eh. Tapos ngayon, ako na binila niya. Kainis, di ba? Pero masarap po yan. Napaka-healthy eh. Uy, huy. Actually, dito ko rin to unang natikman eh. Kasi sa atin kasi yung yellow chan eh, garbanzos yun sa atin. Eh, di ba minamatan sa atin yung garbanzos? Tapos, so dito ko, unang natikman, yan, tamo yan yung sariwang garbanzos. Green siya eh, pag sariwa. Pag tumagal na siya ng konti, late siya na pick up sa farm, magiging yellow. Tapos yung iba, ginagawa rin nilang black. Pinapaabot nila maging black. So, yan. Healthy po talaga yan. Tsaka yan, di mo. Okay lang sana kung yung matataba, kasi kaya na, bagong harvest pa lang to. Yung iba, nakakabuisit balatan, kasi tinamo, ayan. Walang laman yung iba. Tapos ang mahal pa niya kasi bago pa nga lang. Ayan, tinan nyo. Nakakainis balatan yung ganito. Yung mga matataba, masarap silang balatan kasi madali siyang matanggal. Sakit kaya niya sa daliri. So, para mabilis ako, iwan ko na muna kayo. Pero bago yun, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-like ang aking mga videos na ina-upload. At kung meron po kayong tanong or kung ano pa yung gusto niyong malaman tungkol sa pang-araw-araw kong buhay dito sa Pakistan, sige lang, i-comment niyo lang po. At malugod ko. Ayan, di ba? 5 kilo talaga. 5 kilong patatas. So, dito sa Pakistan, normal ho yung ganitong gulay. Napaka-normal no, sa mga normal na pamilya. Kaya pag sila po nag-panic buying, ano lang itsura. Actually, pag seasonal pa nga eh, sako-sako sila bumili eh. Walang panic buying yun ah. Katulad ngayon, season na po ng orange. Ayan, sako-sako na namang orange at saka, ano ba ang tawag doon? Carrots. Kasi ginagawa po nila yung juice. So, isipin nyo na lang po, pag ang mga Pakistani nag-panic buying, paano na? Paano na? Baka itong buong bahay mapuno ng gulay. At pagkatapos ng pangyayaring ito eh, mabulok lang lahat, di ba? Kaya ganun sila, matalino sila, hindi po sila nagpapanik buying. Kasi normal na ng buhay nila yung ganyan, marami silang mamili. So, sabi ko nga, para mabilis ako, iwan ko na talaga kayo. Kasi mamaya magigising na si Bulilit. Bye, mga friendship. Ayun, may hugasin ba ako? Wala yata akong hugasin. Wala akong hugasin. Sige na, bye.
Salamat, paalam po. Patuloy niyo po sana kong suportahan.